mga bisita. At least, God bless you, nakatuwa ako na andito ka. At saka si Cassandra. Cassandra, welcome. And mga pangalan mo, kuya. Ayun, si Jack, kasi magkamali ako na kay Kuya Jonathan, welcome back again. And Kuya Jago, at si Violi. Hi again. And Papa Mila. Okay, and of course, Ate Ann. And sino to Ate Nga, go please. Kuya Ken. Kuya Ken. God bless you, welcome. You work for the Christian Fellowship. No? Buti na lang, wala akong work. And Kuya Sid, sino tong aking mga... Kuya Dirk, and this one? Kuya Mingo, and yes, yes, yes. And Mama, Mama Ligayang Sunday po, and miss ko na kayo, Kuya Christian, and Ate Arlene. Of course, yung aking si Sarah, at saka si Roseline. Welcome po muli sa ating lahat. Okay, ready na ba tayo? Ready na? Okay, and bar, before that, pwede po bang tumayo yung aming... Hello, Shihani. And good morning. Pwede po tumayo yung aming first time. Can we stand up? Can we pray for you? Okay, Cassandra? Okay. And sige po, mag-pray po natin sila. Nakilang Ama, malaking pong kagalakan sa amin. Ang makapili, makasama, kapagpupuri, pagsamba at pasasalamat, O God, sila Ken, si Cassandra, maging sila tita Panginoon, O God, tita ni Ate Arvin, sila Elise, O God, yung mga matatagal namin din nakasama. Thank you so much, O God. Ama, hayaan mo na ang kanilang pagpalito, Lord God, ay magkakaroon ng malaking changes, Lord God, sa kanilang buhay because you will pour out your blessing to them. Nawa, Lord, ito po ang simula na magkakaroon po ng desire na mag-i-steer sa kanilang mga spirit. Oh God, na makilala ka pa nila na ang lubos. Thank you, Lord God, in their life, this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Good morning, Jana, anak. Andiyan ka pala. Good morning, Ate Jana. Ready na tayo? Ready na? Okay. Tama-tama. Lahat pa tayo mayaman? Yeah. Okay. Natuwa ako kanina. Kasi yung devotion ng praise and worship team, ikaw-kito yun, hindi naman nila alam yung aking pre-fruits eh. Yung pinapre-fruits ni Lord. No? Sige. Basahin natin yung ating text this morning. Romans chapter 12, 13 to 21. Ah, praise God. Lucas 12:13-21. Okay, sabayan niyo po ako sa pamagitan ng ibig ng mata. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iunos niya po niya sa kapatid ko, ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming manan. Because talking about kayamanan. Ay, good morning, Ate Kim. Kaya na ka ba yan? Para tayo ng pinito na. Good morning. Yeah? Sumagot siya. Sino ang nagsabi sa aking bilang hukom o nakapaghati ng manan ninyo? At sinabi niya sa kanila lahat, magpingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus sa isang kalinhaga, isang payaman ang umani ng sagana sa kanyang tupirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-iba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanila ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito, ibabawian ka na ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasabihin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit hanaman sa paningin ng Diyos. Yan lang. Stay with that. Okay, sige. Tayo po ay manalangin sandali. Humingi tayo ng kagulungan.
dakilang Ama o Diyos na pinagmumulan ng lahat ng talino sa alamat at karunungan. Hinihiling po namin, Panginoon, na ipuso po sa amin ang iyong Espiritu upang lahat kami na narinito, Panginoon o Diyos, ay maunawaan po ang kalooban mo sa amin lahat natin po patungkol sa kayamanan. Ama, thank you so much sapagkat hindi mo tatago o ipapahayag mo, Panginoon, ang nais mo upang kami lahat ay maligtas. Ipuso mo po muli sa amin ang Espiritu, O God, in Jesus' name, Amen. He's talking about yaman. He's talking about ari-arian. No, nung araw wala pang bangko, kaya ang ginagawa ng mga tao sa kamalig nila o sa bahay nila, inilalagak yung kanilang mga salapi. Na kung nakikita po natin dyan, no, malaki talaga ang nagagawa ng pera sa mga tao. Ito po ba yun? Malaki nagagawa niya, di po ba? Okay? Nagtatrabaho tayo ng todo-todo para magkapera. Kaya ito yung nagagawa niya. Pakiklosin natin, ha? Then ano pa? Iniipon natin ito at ginagastos. Paki-off. Cassandra, the one. Ayan. Then ano pa ginagawa natin? Nag-iipon tayo, tapos ginagastos natin ito. Ipinagbibili natin ito ng mga bagay na ano, na makapagpapasaya sa atin. Diba? And then, hindi lang yun, naghahanap pa tayo ng dumami pa ang pera natin. So, pag pinag-aralan natin sa ibigyan, alam meso na may masamang maitutulot ang pera. Kaya marami siyang itinuro tungkol dito at binalaan niya ang mga tao. Di ba sabi ko sa verse 15, sabi niya mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kaya ito binalaan niya yung mga tao lahat na nakikinig sa kanya sapagkat nakita ni Jesus na mas nagtitiwala pa ang mga tao sa pera at ginagamit ito upang maging makapanglarihan. Now, kung kinuwento ni Jesus yan doon sa kanyang followers, no? Kinuwento ni Jesus tungkol dyan, ano ibig niya sabihin? Sabi nga niya, hangal na mayaman. So, ibig sabihin, ipinapahiya niya ang mga nakikinig nang sabihin niyang mahirap lang sila sa paningin ng Diyos. 21 na. Okay? Nang sabihin niyang mahirap lang sila sa paningin ng Diyos. Kaya, ano bang topic natin ngayon? Paano tayo magiging mayaman sa paningin ng Diyos? Kasi sabi ni Jesus, dukha sila sa paningin ng Diyos. Paano pa tayo sabihin na pag natin dukha, aba, kaawa-awa o mahirap? Tingnan ninyo, makikita natin yung paningin ng Diyos o pananaw ng Diyos, iba yung kanyang pagtingin. Okay? Good morning, at Estela, Ganaya, and aking isang pinata. Rebecca. Dito din dapat sa unahan. Kasatabi ni Miko at sa calendar. Okay, thank you. Yan. Yeah. Okay. Paano nga ba tayo magiging mayaman sa paningin ng Diyos? Tandaan natin, makikita natin na iba ang pagtingin ng Diyos din sa pagtingin ng mundo. Kasi tayo mga mundo, pag sinabing mayaman tayo, meron tayong magandang bahay, may negosyo, nabibili natin yung gusto natin, meron tayong sasakyan, yan ang standard, yan ang sinasabi ng mundo. Pero malayo-malayo pagdating sa Diyos. Now, yung ating magpapayaman, dapat sabi niyan sa paningin ng Diyos. Una, paano nga ba tayo magiging mayaman? Yan natin, 1 Timothy. Unang Timoteo chapter 6, 17 to 20. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang mamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa.
Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. Ito natin pukunin. Taas ba tayo magiging mayaman sa paningin ng Diyos? Paningin ng Diyos, ha? Hindi sa paningin ng tao. Una, sabi po dyan, huwag ipagmalaki o asahan ang mga kayamanan. In verse 17, di ba sabi po dyan, huwag ipagmalaki. 17:6-17:8. Kaya nga sabi, ituturo mo sa mayayaman. O ulitin ko po ah. Sabi Lord, ituturo mo. Sino magtuturo niyan? Ang pastor dito. Kaya hindi mo pwede, hindi yan maituro sa ating lahat. Puno siya, tiga, ituturo mo sa mayayaman at sa nagahangad na yumaman at doon sa mga taong magiging mayaman. So, ibig sabihin sa lahat yan ah, na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilitas. Bakit? Okay, nakalagay po dyan. Okay. Sapagkat ito ay lumilipas at madaling mawala. Kaya, nagkakamali ang nakita ko dyan. Naging isang dahilan yung salapi. Nani Marieta, good morning. Okay? Pinapay pa yan. Okay? Nakita ko dito sa ating pag-aaral, isa sa nagiging dahilan kung bakit nagiging mayabang, nagiging mapagpataas ang isang tao kapagkat meron siyang salapi o yaman. Sabi nga dyan, huwag ito ipagmalaki. Anong dahilan? Kapagkat ito ay madali, mawala at lumilipas. So, ang isang tao kapag inilagat niya ang kanyang pag-asa dito sa salapin ito, sa mga bagay na nawawala, sabi niya mabibigo siya. Kaya sabi niya huwag itong asahan. Huwag itong ahayaan na maging dahilan upang ang tao ay maging hangkong. Upang ang tao ay maging mataas. Sabi nga po sa Kawikaan 23, verse 4, hanggang 5. Kapag ginaan ko ang nakatabi, pwede bang pakituro? Ha? Kukurutin ha? Kasi, para hindi natin mag-miss yung pagpapaan natin sa ating lahat. Okay? Sabi po, huwag mong pag-uling ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, no? Sabi ko, Lord, naliwas pala ito sa hangarin ng marami, no? Tayo kasi, pinapakarap natin yung maman, no? O, tingnan nyo po ah. Sabi niya, pag-aralan mo, umiwas doon. So, taliwag na taliwag, doon sa kalooban ng Diyos at sa kalooban natin. Kaya sabi ko, Lord, buti na lang nabunagin ako kasi nung di pa nabunagin. Tingnan yung pangarap ko eh, yung maman, hindi ako ng Taiwan, buti na lang tinawag ako ni Lord, ano? Sabi niya, huwag mong pag-uli ng sarili sa pagpapayaman. Oh, warning. Huwag pong pagurin. Kasi bakit? Kasi pagpagod ng tao, di ba? Wala na siyang time sa Lord, wala na siyang time manalangin, wala na siyang time makipag-usap, ikit sa lahat, wala na siyang time sa kanyang wife, sa kanyang mga anak. At ito ang nagiging problema ng maraming pamilya. The quality time ay nawawala sapagkat naibubuo doon yung kanyang lakas ay naibubuo sa kanyang pagpapayaman. Sabi niya na, pag-aralan mo kung ito doon, wala nang bagay na nag-aaralan ka na. Mga kuya ko at mga ate. Five! Sina natin, five! Sapagkat madaling mawala ang kayamanan at increasing bilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Okay? Alam niyo po, kahit na anong tabo natin sa ating salapi, sa totoo lang, kahit anong kito natin, talagang dumating talaga ang pagkakataon na madudumot at madudumot. Eh, ako naranasan ko po yun. Kayo po ba nararanasan ninyo? O, di ba? So, sabi ko ha, huwag natin paghuli ng ating sarili. Ano po? Kapagka hindi yun na natin na. So, sabi niya,
Inaan natin yung ating lakas. B. Bakit hindi dapat natin pagmalaki o asahan ng kayamanan? B. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw na bukas. Lucas 12:20, tignan niyo ang sabi sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Mahal, sa gabi rin ito ay babawi ang kanilang buhay. Ganito mo ngayon, mapupunta ang mga iniraan mo para sa iyong sarili. Diba? Sobrang tuwa-tuwa yung mayaman na yan. Nalalo na nagtagal yung kanyang kayamanan. Pero hindi niya alam, no? Nahanggang doon na lang ang kanyang buhay kasi sabi niya, ako'y magpapasarap na lang, iinom, kakain. Kasi buong lakas ko, ipinuso sa pagpapayaman para pagdating ng panahon, hindi na ako magtatapos. Eh, ako rin ang sabi ng Lord sa kanya. Sabi niya, yung tao nag-iisip ng gano'n, ang tingin ng Lord sa kanya, mga, bakit? Sapagkat hindi niya iniisip na ang kanyang buhay ay hindi niya hawak. That's why in Kawikaan 27 verse 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano magaganap, kung ano ang mangyayari. This is a paalala po ito sa ating lahat, mga kuya, mga ate. Ano mang meron tayo ngayon, let's be thankful to the Lord. Pero kung ano man yung mangyayari sa araw ng bukas at sa susunod pa, no, ilakan natin sa Panginoon. In Santiago, bakit ito ipinagmamalaki? Diyan natin, Santiago 4:13 and 14:8. Sabi niya, makinig kayo sa atin. Kayong nagsasabi, o tayo lahat yan. Ngayon, o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan, at isang taong kami titigo doon, mangangalakad kami, at kikita ng malaki. Hindi natin nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sino ba yan? Ito po yung nagahangal ng mga Diyos. Ito yung nagahangal na nangangarap o nagpaplano sa kanyang buhay na ito ang aking gagawin. Itatayo ko ang ganito, magpapagawa ko ng ganito, magpupunta ako ng dito. Sabi niya, ngayon o bukas ay pupunta kami. Okay, next month, gusto mo mag-abroad, next month, no? Lahat ng pinaplano natin, mga kapatid. Ikita ako ng malaki, ang sabi diyan, gagawin ko ito, okay lang yung nasabihin. Kasi dapat natin hingin nyo sa Panginoon. Kaya nga, nananalangin tayo, Lord, tulungan mo ako na mangyari ko sa araw. Pero dapat, yung puso natin, dapat tama yung sa harapan ng Diyos. Wala siyang pagmamayaman. Wala siyang, hindi natin ito ipagmamalaki, kaya tayo humihingi. Naintindihan po, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Our future is in the hand of God. Kaya nga, patuloy tayo humihingi ng gabay sa Diyos. See, bakit hindi natin dapat ipagmalaki? See? Ang buhay natin agad nawawala. Santiago 4:14-15. Then you go. Ang buhay ninyo yung parang puso lamang. Ay, mga sige. Yung parang puso. Di ba kung nagsasayin tayo pag ganyan ang puso? Di ba wala na agad? O ganda lang kadali, kinukumpara ng salita ng Diyos ang ating buhay. Sabi yan, sandali kuminitaw at agad nawawala. Diba? Sandali lang. Kasi ano? Totoo yun. Magumulat ka ang lakas-lakas, ang bata-bata, then maya-maya ang pinabukas na nakikita mo na maguro na siya. Totoo ang salita ng Diyos. Then, 15, sa halip, ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay pa kami. Gagawin natin ito o iyon. So kapag po tayo ay nangarap, nagnanais o nagpaplano,
palagi ang tugon po natin ay kung kalooban na Diyos ang mangyari ito, at ang buhay pa kami, parang ako, ang laki ng pangarap ko dito sa church, magkaroon sa ito, no? Magkaroon ng service sa sakyan, may extend, mabilib mo pa sa kapila, kasi malikit ito, kung tutumusin, sa gagawin ng Diyos sa tabi ng lugar, sa lugar, sabi ko sa parangkid ng mga bagstin, kung kalooban po ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo pumitigil na kahit hindi. May natutunan lang ito ba? And then, sapagkat ibabagsak ng Diyos ang magmamataas. Luke 12:21. Tignan niyo po ang sabi ni God. Ganyan ang sasakitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit mukha naman sa paningin ng Diyos. Dito nakita ko, yung parang kayamanan, no? Yung parang pagpapalang, hindi pala siya sinasarili. Tignan niyo. Tapos ganyan ang sasakitin na nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ang sabi niya, siya'y nag-iipon mukha sa paningin ng Diyos. Sa pagkakit, yung natatanggap natin pagpapala, kahit nasabihin mong dahil sa pagsisikap, dahil sa kasipagan mo, dahil sa iyong pagpupunyagi, kaya kayo maman, hindi pa rin pala sapat yun para maging mga sarili. Kaya pala, again, sinabi ni Jesus, iwasan ninyo ang maging sakin sa lahat ng bagay. So, yan, tinutukoy sa ating lahat na yung kayamanan natin, hindi lang pang atin lang, pang sarili. May naiintindihan po ba? At ang kayamanan din, po, at sa kayamanan din, ang nagiging dahilan upang tayo ay maging confident sa ating buhay. Then po, Lucas 18:14, may anak. Then po, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang papakumbaba ay itataas. Kasi yung mayaman na yan, naging mapagmataas sa kanyang sarili. Okay? He can plant all. Pero nakalimutan niya na meron siyang Diyos na papala sa kanya. Even sa Santiago 4:6, yan. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Eh, yung palang ugaling pagmamalaki o pagmamayabang ay isang gawain masama sa harapan ng Diyos. That's why lahat po ito ay paalala sa ating lahat. Anything na naipagmamalaki at naipagmamayabang ng isang tao ay masama. That's why God, hindi siya na-please. Hindi siya natuwa. Hindi siya nalubod. Kaya, imbis na parangalan ng Diyos ang tao, hindi naksak niya ito. Para patunayan na walang pwedeng ipagmayabang at ipagmataas, kundi ang Diyos lamang at ang relasyon natin sa Kanya. Bakit hindi natin dapat asahan kung sarapi o yaman? Sapagkat ito ay hadlang sa ating pagsunod sa Diyos. In Mateo 6:24, hadlang po natin na ang pambagay, kayamanan, sarapi ay magiging hadlang sa pagsunod natin sa Diyos. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang dalawa. Pagiling ko lang ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglikod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ito po. Ito po.
ang mahigpit na karibal ng Diyos sa puso niya, sa puso natin ay kayamanan. Kaya, tanong ko kayo, alin po ba mas matimbang sa inyo? Alin po ba yung una sa inyo? Ang Diyos ba? O yung kayamanan? Pero ngayon dahil ang dito kayo, naniniwala ako ang Diyos ang matimbang sa puso ninyo. Kasi ang dito kayo. But, tandaan po natin every time, palaging tinitingnan ng Diyos. Sabi niya, walang maaaring maglingkod yung ganun sa bahay. Okay? Naglingkod sa Diyos at sa kayamanan na sabi, kung si Kristo o ang Diyos ang una sa ating puso, ang sabi niya, una, siya ay ating tinitingnan. Okay? Ano pa? Kaya kapag natin paglilingkuran, ganun po ang puso na nagmamahal o hari ang Diyos na agawin sa ikalawa, ito ay kanyang kapuputan, aalawan niya, at kanyang hahamakin. Dalawa lang yun. Dalawa lang ang maaaring makaagaw ng atensyon natin sa Panginoon. Dalawa lang, kayamanan at ang Diyos. Then, tingnan mo, naalala niyo po yung parable ng Lucas 18? Tingnan na, 22 to 25, naalala niyo po ba yun? Sige po. Tingnan natin ang nangyari diyan. 22 hanggang 25. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Kasi yan, isang mayamang binatayan. No? Nagtanong siya kay Jesus, bago po ba sa amin? Sabi niya, Lord, ano ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang kaligtasan o yung buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang makangayon niya, ipigil mo ang iyong amat ina. At sabi ng mayaman niya, ginagawa ko na po yan noon sa man. Bata pa lang ako, ginagawa ko na. At sabi ni Lord, meron pang kulang. Then, sabi niya, pagkabinig ko at sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan saan? Sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon kapagat siya ay napakayaman. 24. Nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali pang makaraan sa punad ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Kaya po tayong lahat pinag-iingat ng Diyos kasi sa paghahangad natin yumaman, hindi natin napapansin na nagiging makasalili na pala tayo. Hindi natin napapansin na yung relasyon natin sa Panginoon na papabayaan natin. Hindi natin napapansin na yung paghahangad natin na yumaman at magdamit, no? Na maraming salapi na wawala na pala yung time natin para tayo ay maging mayaman sa paningin ng Diyos. Nawa hindi maging kalungkutan sa atin lahat kung ang tinatanggap natin pagpapala ay sapat. Kasi si God hindi siya nagkukulang. Sapagkat yung kasapatan ng Diyos sa atin ang nagpapalapit sa atin sa puso ng Diyos. That's why. Kaya nga, pag siguro kung nagtatanong tayo, ako po, sa yung contento na ako. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon, i-fluid niya yung aking puso sa kaisip. Kaya nga, nung tinawag ako ng Panginoon, nawala na yung pangarap kong magpayaman. No? Nawala na yung pangarap ko na magpagawa ng maraming ng bahay, ng sarili. Nawala na. Sapagkat, no? Pinakita sa akin ng Diyos na yung kayamanan sa lupa ay sandali lang nawawala. Then I learned to be content. Nauli tayo sa pangalawa. Okay? Paano tayo magiging mayaman sa paningin ng Diyos? Una, di ba sabi niya, ang una ay huwag ipagmalaki o kasi
saan naman tayo man. Pangalawa, eto naman tayo. Gumawa at magpayamang pagpakayaman sa mabuting gawa. 1 Timothy chapter 6, 18. Again, turuan mo silang gumawa ng mabuti. At pagpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Okay? Ang mga leader, mga tatay, mga nanay, tayo po na meron salita ng Diyos at inuutusan ng Diyos na turuan. Okay? Turuan. Ang sabi niya, turuan. Turuan. Parang niya sabi niya, turuan. Kasi parang kailangan turuan. Eh kasi walang pusang palo ang mga tao eh. Ha? Kaya sabi niya, turuan mo sila. Sabihan mo sila. Nang gumawa na mabuti. Okay? Kaya ang kinaligtaan nung mayaman na umami ng sagana. Hindi niya naisip na dahil sa kanyang kasaganaan, nung palangon niya, dapat ay matuto siyang tumulong sa kanyang kapwa. Na paano natin gagawin yan? Okay? Maging bukas palad. Ano yung pagiging sinasabing bukas palad? Kasi sabi ni God, gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Iba yung gumawa, ah. May action po yun. Hindi lang naisip na, ay, gagawin ko ito. Ang naisip lang. Pero meron pong action yan. Una, yung pagiging bukas palad. Pag sinabi bukas palad, ito yung pagiging mapagbigay o pagiging generous. Pero yung pagiging mapagbigay, dapat yun ay pinag-aaralan din natin. Ha? Yung pagiging mapagbigay, ha? At saka pagiging generous at pagiging bukas, palad. Habakkuk 11 verse 24. Okay? Sabi po, sabi niya, ang taong mapagbigay ay lalong lumayaman. Ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Okay? This is the principle of God. Kung gusto natin yumaman, matutunan po natin ang pagiging mapagbigay. Lalo na po sa inyong mga pamilya, hello, mga nagtatrabaho ng mga anak, mga nakakalimutan yung bigyan ninyo, ang inyong mga parents, ha? Don't forget that. Kailangan marunong tayo magsukli ng kanilang pagpapagal sa atin. Okay? Then, ang sabi dyan, sinanin po, ang naghihirap ang tikong ng mga kamay. Ano yung nagtikong? Yung parangot. Ha? Yung pang hinayang ba? Na magbigay sa kapatid, pag may nangihiling ate, may nangihiling nanay, o kaya si Lolo, tandaan po namin na this is the word of God. Kanina, sa negosyo po nila, ano di po ba dun sa Acts chapter 4 ba yun o chapter 2? Acts 2, 3, and 4. Okay? Yung mga kapatiran doon, pinag-aralan nila na po, bakit nagpatuloy yung gawain ng Diyos doon sa Acts chapter 2, 3, and 4? Bakit maraming mga tao ang nanampalataya sa Panginoon? Sapagkat ang ginawa ng mga mananampalataya, ang ginawa nila, okay? Ang ginawa po nila, ipinento nila yung kanilang ari-ariwan. Ha? Pagpasok po rito, ano yung devotion ng mga praise and worship team eh. Okay? Why? Kasi po, doon sa panahon po nila, maraming mga tao ang nagkukulang sa pagkain. Maraming mga byuda, no? Pag sinabi byuda, walang kamag-anak ha. Sa Bible, ang dapat mong tulungan o maging kukasbalan o bigyan natin ng tulong na po yung mga byuda. Yung wala na nangangalaga sa kanila. Yung mga ulila. Okay? At yung talagang naghihikahos sa buhay.
Yun ang turo doon. Kaya nung panahon sa Acts 2, 3, and 4, ang sabi mo, dahil ganun ang puso nila, araw-araw nadagdagan yung mga mananampalataya. At araw-araw walang nagkulang sa kanila. Sapagkat lahat ng kanilang mga pinagbinha, mga ari-ari, at isa na doon si Jose, ginawa niya yun. Kasi nakita niya, yung kayamanan meron sa kanya ay pinagamit niya upang marami ang mga kilala sa ating Panginoong Jesus. At dahil doon, ang sabi doon ng Panginoon, at ipinuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa kanilang lahat. In Acts chapter 4, ipinuhos ng Diyos. Hindi patak, ha? Kaya, kung gusto talaga natin maranasan yung umuulang pagpapala, okay? Ito po yun. Hindi umuulang pagpapalo. Ha? Ang gusto natin umuulang ng pagpapala eh. Matutunan po natin, tayo po ay maging mapagbigay. Huwag tayong tigong ang mga kamay. Paano iniisip ninyo sa mga sabi ni Pastor? Ito na nga ang kailangan ko. Ang dami kong babayaran mo na ito. Tinitingnan pa rin ng Diyos kung pwede kayo maging be birth. Kasi doon, tinan niyo po ah, doon talaga tayo sumaman, kailangan po, we must be be birth. Matutunan muna natin magbigay din ang Lord ang magpapala sa ating lahat. Siguro, iniisip niyo, pag po inyo mapapansin ah, yung pananalapi, may kaugnayan po ito sa ating buhay na walang hanggan. Again, sino nakaalala nung sa Mayamon at si Lazaro? Sige, di ba? O, nabasa niyo ni Ate Laika. Ano nangyari doon sa Mayamon? Hindi siya naging bukas para kay Lazaro eh. Ano nangyari doon? Saan siya napunta? Doon, sa apoy ng pagdurusa. Kaya nga, ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kundi naandun sa dami ng kanyang pagpapuluhan o pagiging bukas panal. And big. Then that's big. Then maging matulungin sa kapwa. Iba po yung pagiging bukas panal o pagiging generous at pagiging matulungin sa kapwa, pagkakas halos parehan pero iba po yun. Hindi tayo magiging matulungin sa kapwa kung hindi tayo magiging generous. Verse 18. Okay? Sabi niya, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Okay? At magpakayaman sa mabuting gawa. Okay? Hindi magpakayaman sa pera, sabi niya, sa mabuting gawa. Okay? God is speaking of gumawa ng mabuti. Marami po isa nakakaligtaan po natin gumawa ng mabuti. In a simple way. Pag alam natin tama itong gawin, gawin natin. At ang sabi pa nga niya, magpakayaman sa mabuti gawa, maging bukas pa na lang, para tayo ay makagawa ng mabuti. At maging mayaman sa mabuti gawa, una, sabi niya, maging bukas pa na. Pangalawa, maging matulungin sa kapwa. Hebrews 13, verse 16. Sabi dyan, huwag natin kaligtaan, huwag mong kalilimutan. Kasi ang Diyos, magbalagay po siya ng pagkakataon upang ma-practice namin yan. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Sapagkat iyan ang alay na kinadulugan na Diyos. Pinadulugan. Pinadulugan o ipinasasaya kung gusto po natin kalugan tayo ng Diyos. Okay? Sabi niya po, tumulong tayo sa ating sangwa. Pagbigyan sa ito, hindi mo kailangan magbibigyan ng malaki. Yun lang, kaya mo. At yung pagtulong sa ating kapwa na sinasabi po dyan is talking about meron tayong ministry, meron tayong mga apatiran. At meron tayong sa paligid natin o neighbor na nangangailangan ng tulong.
niya huwag na huwag mong kaliligtaan. Anong kaliligtaan? Pag may opportunity lumapit sa iyo, again, titignan mo din naman yung kanyang buhay. Ano ba, makatulad ng mga sige, mayroon mga umakit na lalaki, hindi po ba? Na sinasabi nila ito ay para sa kanilang anak na may sakit, asawa na may sakit. Siguro kung titignan natin, lakas-lakas na naman ang mga kapag, hindi siya nagtatrabaho. Ang mga ganyan, kung may natin mag-isip na gano'n, big it, 20, 10, pagkakaroon yun eh. Ay, kung nakikita yung mga bata, nagsisolver, nung tignan mo bigyan ng pera, this week, pwede. Pero kung mga lalaki, mga malalaking tao, tapos may dala silang ID, na nasasabi sa driver, sinabi, sinabi, kung hindi mo natin nakikita kung saan yung mapupunta, si Lord na ang bahala doon sa kanya. Pero yung kung siya yung lalaki, tapos at lakas-lakas niya, siyempre na ihihabi siya. Kasi hinaharap siya nila yung nandala doon, hinakapalan ang mukha, para umakit sa jeep, at malingi at ipakita, ito po yung nasa hospital yung anak ko. So, huwag na tayong mag-isip ng masama. Hindi, dahil sa mga kontrayan, Lord. Makatulong nawa ito sa inyo. Kasi pagkakagal yung ibinibigyan ng Diyos sa atin. Ano mo naman natin hindi? Walang ganun tao na tapos makakalang sa sila. So, isipin na lang natin yung ating behavior, yung mag-pray natin sila. Kasi yun ay pagkakataon ko kung pala namin sila sa mabubuting gawa. Ano po? Then, kasi sabi niya, ito ay it is an offering to the Lord. Baka iniisip natin, sa simbahan ng tayo, pwede mag-offer, mag-alay, magbigay. May mga tao na nangangailangan na tulong in Acts 10, gawa. 10, 1 to 4. Na, gawa. Anong ba? Wala ba kung nila din na? Pagawa? Ah, nalagpasan ko ba? Gawa 10, 1 to 4. Ako. Okay na? Okay na natin na? Gawa 10, 1 to 4. Then you go. Okay na natin natin. Ayan. Ayan. Then you go. Caesarea ay may isang lalaking na ngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano at po Romano. Siya at ang buong niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Romano siya, Italiano siya, pero nakatarik siya saan? Sa Israel. Pero kahit na siya ay dayuhan, yung pagka may nangailangan ng mga Hudyo, tumutulong siya minsan. Nang pantang alas 3 ng hapon ng gabi siya ng isang pangitain, kitang-kita niya pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na takot ng tanong, ano po yun? Sumagot ang anghel. Kinalulugan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Okay? So, ito po ah, nakalagay po dyan, na kahit nasa position siya, hindi man nakalangi ang kanyang tinulungan. Pero ano, at sabi nga po dyan, tinulungan ng Diyos, tinan po, ang tao palang tumutulong o matulungin sa mahihirap, tinan po. Tinulungan ng Diyos ang kanyang panalangin. Why? Sapagkat ginagawa niya ang pagtulong sa mahihirap. Para po, isa po sa reason, God answered our prayer in pagtulong. At pinakikigan po yun na Diyos. So kung makikita po natin dyan, ang pamantayan ng Diyos sa pagiging mayaman ay sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at pagtulong sa kapwa. Habakkuk 11:25. Matandaan po natin ito, this is the promise of God. 24 and 8. Okay, 24. Sige, nandito nga.
Okay. Ang taong matulungin, ganyan po ah, sasagana ang pamumuhay. Bakit? Kasi pakikita ng Diyos ng kanyang prayer. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Again, what we sow, what we reap. So, it's talking about you and me. God wants us to be. Kailangan na o kailangan natin matutunan ang maging matulungin. Ang pangako, sasagana ang kanyang pamumuhay. Hindi siya magkukulang. Pasasagana ang pangalit. Hindi siya mawawalan. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hindi man, maaaring meron kang tinulungan, hindi man siya ang tumulong pagdating sa panahon na ikaw ay nangailangan, pero siya gagamit siya ng iba para tumulong naman sa iyo. So sa pagtulong natin sa ating kapwa, huwag natin isipin na sa pagdating ng panahon, siya rin ang tutulong. Kung hindi man siya makatulong, pero siya gagawa siya ng paraan para tayo ay matulungan. Last, Philippians 4:19, ang sabi diyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Sadaan po natin, ang kayamanan ng ating Panginoon hindi nauubos. Pero yung kayamanan dito sa mundo, nauubos. Pero yung kayamanan ng Diyos, sabi niya, doon ang pangako niya, ibibigay niya. Ay, niya ibibigay ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. And so, this is the promise of God. Napakayaman ng ating Amang Diyos na sa langit. Sabi niya, ano ba ang hiningin mo, no? Sa panalangin sa pamamagitan ni Kristo, ibibigay niya lahat. Okay? Lahat. But first, kailangan muna natin maging mayaman sa paningin ng Diyos. Kaya nga, ulitin po, ito po ay para sa ating lahat. Kaya po, sabi niya, turuan mo sila. E pa na ang prayer ko ng pagyamanin kay God. Dahil tayo pagyamanin ni Lord. Kaya lang, dapat muna natin matutunan the principle of God. Amen po ba? Amen. Mayaman ba ang ating Diyos? Amen. Sabi niya, humingi kayo. Humingi tayo kasi sabi niya, anak, ganun ba mayaman? Di ba ako tapos? Sabi niya, ibibigyan niya ang lahat. Kaya lang dapat, kung kayo, kung tayo ay humingi sa Diyos, dapat marunong din tayo magbigay at tumulong. Naintindihan po? Amen. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung tayo ay bigay ng bigay sa ministry, sa mga mahal natin sa buhay, kasi yun ang paraan ng Diyos para tayo ay kanyang pagyamanin. Amen po? Amen. Gusto natin maging mayaman sa